Welcome back to my channel. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo ngayon. Bago ang lahat, shout out pala sa iyo Miss Beverly Jane Ramos. Shout out din sa iyo Ate ko CJ Naesa. Shout out din sa iyo Yol Emmanuel Cayo Sidro, and shout out din sa iyo Ivy Jenery Ubana. Shout out sa inyo guys. For today's video, or tatawagin natin hashtag Ligaya Care. Sa video na to, tatalakayin natin yung mga limang bagay na kadalasan or minsan nakakaligtaan natin alamin bago tayo gumamit ng mga bagong news, bago na, new pa, bago tayo mag-try ng skincare products. Kung gusto nyo malaman yung limang bagay na yon at kung sa palagay mo, interesting at makakatulong sa yung video na to, please keep on watching. Unang-unang bagay na dapat mong gagawin bago ka mag-try ng new skincare products sa mukha mo. Number one, know your skin type. Kasi isipin nyo guys, hindi lahat ng ginagamit ng iba hiyang sa'yo. Hindi lahat ng ginagamit mo ay hiyang sa iba. But alamin mo muna kung anong type ng skin ang meron ka. Oily skin ka ba? Dry skin ka ba? Or sensitive skin ka ba? Pangalawa, search for the products. Lagi natin ito dapat gagawin bago tayo gumamit ng mga products or bago tayo mag-apply ng mga kung ano-ano dyan sa ating mukha. Ano-ano ba yung mga products pwede sa skin type mo? Basahin mo din yung mga ingredients kasi baka naman sa kakagamit mo ng skincare products, lahat sa kanila nagamit mo na, wala naman nagiging effect. Lalo lang napapasama yung skin mo. Ano ba ang problema? Tinry ko naman lahat. Eh baka naman kasi yung skincare products na ginagamit mo ay may ingredients na hindi hiyang sa'yo. Baka yun yung nagiging dahilan kung bakit kahit anong kuskus mo dyan sa mukha mo, kahit anong lapat mo ng mga skincare products dyan sa mukha mo ay hindi nagiging effective. Alamin mo yung mga products na hiyang sa skin type mo. Kung oily skin ka, hanapin mo yung mga skincare products na pwede sa oily skin, pwede sa dry skin, and pwede din sa sensitive skin. Pangatlo, watch or read reviews. Kung nahanap mo na yung products na yun, i-search mo. Manood ka ng mga reviews, ano yung mga naging experience nila dun sa product na yun. Hanapin mo kung oily skin yung nag-review. Oily skin ka din. Baka malay mo, mag-match kayo. Walang masama na alamin mo yung products na yun sa kapareha ng skin type mo. Kasi baka mamaya, pwede din pala sa'yo. Pero take note ha, dapat sa kapareho ng skin type mo. Kasi baka mamaya, yung napanood mo pala ay para sa dry skin type, pero ang skin type mo ay oily. Nako, sayang na din yung pera mo. Okay, dumako na tayo sa pang-apat. Ano ba yung pang-apat? Mga lalabs. Kapag nahanap mo na yung product na yon at feeling mo hiyang siya sa mukha mo or sa skin mo, huwag ka na maghanap ng iba. Stick with it. Maging stick to one ka. Huwag ka na magpapalit-palit. Kung sa tingin mo merong pagbabago dun sa skincare products na ginagamit mo, magstay ka. Kung alam mo sa kanya ka gaganda, kung sa kanya ka sasaya, at kung siya yung nakakapagbigay ng ngiti sa mga labi mo, magstay ka lang dun sa product na yun. Kahit mga 1 to 1 month mo siyang gamitin, bigyan mo siya ng chance para hiluin yung mga hinanakit mo dyan sa skin mo. Magstay ka kahit anong mangyari. Huwag ka magpapatukso sa iba. Kadalasan yun yung nagiging mali natin. Kapag may bago, sige, go tayo. Okay lang naman mag-try ng mga bago. Basta una-una sa lahat, gawin mo yung number 1 and number 2. Know your skin type and of course, search for the products. Malay mo, hindi ka nag-aalam habang tumatagal, siya na pala yung para sa'yo. Okay, last. Number 5. Yung pinakamahalaga sa lahat. Dapat kailangan mo itong gawing habit bago mo i-apply yung mga products na nahanap mo para sa'yo. Tapusin mo itong video na to kasi alam ko makakatulong to sa'yo. Katulad ko. Number 5. Prayer. Opo, panalangin. Bago mo i-try yung products sa mukha mo, bago mo siya gamitin, dasalan mo guys. Parang ako, ganun din yung ginagawa ko. Ako lang ba? Pero alam ko ilan sa inyo
ginagawa din yun. Guys, effective siya. Napakalakas, napaka-powerful ng prayer. Magdasal muna kayo. Basbasan nyo. Pero guys, totoo to. This is based on my experience 2 years ago. Masasabi ko, yung 5 bagay na nabanggit ko, alam ko magiging effective din sa'yo. Basta maniwala lang kayo. You have to be patient. You have to be prayerful. Sa lahat naman ng bagay, di ba? And so, yun guys. 5 things to do. 10 pala to. 5 things to do before trying or buying new skincare products. Number 1, know your skin type. Number 2, search for the products that suits to your skin type. Number 3, read or watch reviews. Napaharami dyan. Maging sourceful ka lang. Maging matalino ka lang makahanap ng tamang impormasyon para sa product na yun. Number 4, stick with it. Maging stick to one ka. Pero wala namang masama mag-try ng mga bagong products kung alam mo naman sa sarili mo. Suit yun sa skin type mo. And number 5, be prayerful. And then yun lang guys, yung 5 things na gusto kong i-share sa inyo. Pero kung meron kang idea na dapat din namin malaman, please feel free to comment down. Baka mahalaga kasi din alagaan natin yung skin natin. Hindi naman porke na wala kang pimples, hindi porke na hindi ka na tinutupuan, eh wala ka nang ilalagay dyan sa skin natin. Meron din kasing kailangan yung skin natin, which is yung pag-moisturize, pag-hydrate dyan sa skin natin, and of course, para maprotektahan din yung balat natin sa sun rays, lalo na yung mga products na meron SPF. So, totoo lang talaga, itong skin ko ngayon sa mukha na to, hindi to dati ganito kakinis. Hay, napakahabang istorya. Basta natutunan ko lang kung paano makahanap ng products na talagang hihiyang sa mukha ko, lalo na sensitive skin po ako. Yun lang guys, kung nakatulong sa inyo tong video na to, please like my video, and of course, para sa ligaya videos, darating past para sa next vlog ko, don't forget to click subscribe para supportahan ang pag-grow ng aking channel. And yun lang guys, see you on my next vlog. Bye bye! That's all guys, thank you for watching! And please don't forget to click subscribe and the bell button below to be updated for my next vlog.